Yo, what's up mga ka-Spikes and welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel na ito, ay welcome sa channel na matinik. Ang channel na malupet kung saan pinag-usapan natin ang pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga domesticated animal dito sa Pilipinas kabilang na ang mga exotic pets. And for today's vlog mga ka-Spikes ay pagbibigyan natin ang suggested content ng isa nating subscriber. Shoutout sa iyo, Nat. So maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa ating YouTube channel. And maraming salamat sa suggested content mo. So suggested content niya is kung pwede daw ba tayo mag-vlog o mag-content tayo ng mga hedgehogs na meron tayo from rare to yung normal color. So from pinakamahal hanggang sa pinakamura. So gagawin natin yan dito sa vlog nating ito. Kaya walang bibitaw mga ka-Spikes, samahan niyo ako. Tara, let's. And mga ka-Spikes, para sa akin dito sa facility natin, so ito yung aking pinaka-common na hedgehog. Common yung kanyang coloration. Siya po ay isang average pinto. Ano? So sinabi ko siyang common kasi marami namang nakakapagpalabas nito. And disclaimer lamang po sa ating mga viewers, mga manunod natin, itong aking binabanggit na kanilang pagiging common o pagiging rare, base lamang po sa aking perception o pananaw. So, ibibigay ko rin yung mga reason kung bakit ko nabanggit, kung bakit sila yung common and bakit sila yung para sa akin ay rare. Next naman po natin ay itong ating high pinto. So, bakit naman siya yung pangalawa? Kasi although yung mga high pinto before ay rare, no? So long time ago, way back 2010, pagka meron kang ganito, kahit nga average pinto lang, medyo rare na yan. So itong mga high pinto ay napaka rare noong time na yon. Sa ngayon po ay marami na rin nakakapag-produce nitong mga high pintos natin, no? So para sa akin dito sa facility ko, siya yung pangalawa sa most common na hedgehog natin na mutation dito sa ating facility. And by the way, mga ka-Spikes, ito pong mga haglets na to ay available po ito. Ready to release na po anytime. Mag-message lang po kayo sa akin and pwede nyo na po silang iuwi kung gusto ninyo. Ayan. So, available po yan. Pwede kayong mag-message sa akin sa Spikes and Fur TV o sa Spikes and Fur sa ating Facebook page. And paki-follow nyo na rin po at paki-like yung ating page dyan para suporta po sa ating page. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. And sa mga hindi pa nakapag-like dyan, hindi pa nakapag-follow, paki-follow nyo na po yung ating Facebook page. And third po ay itong ating dark-eyed sinikot. So, sa mga hindi familiar sa mga sinikot, ito po yung kanyang itsura. Ano? Yung kanyang quills, medyo may pagka-brown na may pagka-orange. Parang ang quills niya is hawig sa champagne, no? Mas hawig sa champagne itong mga ganitong coloration. And before mga ka-Spikes, itong mga sinikot ay common long time ago nga, way back 2010. So nagbabago yung panahon, no? So sinabi kong pangatlo na siya ngayon, mas nauna pa siya dun sa high pinto. Kasi sa ngayon, bihira ako na po yung makitang ganitong coloration, no? Yung ating sinikot. So meron tayong tinatawag na dalawang klase ng sinikot. Itong dark-eyed sinikot, kung mapapansin niyo yung kanyang mata ay kulay itim po, ano? And meron tayong tinatawag naman na ruby-eyed sinikot. So yung mga ruby-eyed sinikot naman, yung kanilang mga mata ay syempre from the word ruby-eyed, medyo mamula-mula, no? Ruby-eyed sila. So ayun yung difference between two sinikots. Para sa akin, pangatlo ito sa mga hedgehog ko dito sa mutation mula huli. Yan, pataas po tayo, no? By the way, yung pagkakasunod-sunod ay mula common hanggang pinaka-rare na meron tayo dito sa ating facility. So again, this is the dark-eyed sinikot. Pang-apat po sa ating list ay itong ating high pinto pa rin, pero kung mapapansin nyo, mas ano na to, no? Mas konting-konti na yung kanyang dark spots. Actually, ito po ay nanggaling sa overo line natin. So, medyo mahirap na po magpalabas din ang ganito. Kaya, siya yung nasa number 4 natin.
mapapansin nyo po, eh, halos solid white quills na po. Ito na lang sa bandang liig na lang. At saka may konting ano dito sa bandang paglagpas ng batok niya. Ayan. So, galing siya sa overo line. So, ang dami na naglalabas ang mga mutation ngayon. And, nakakatuwa naman at marami na po talagang ano, marami nang nagbago sa pag-aalaga ng hedgehog. So, maliban sa nakakalungkot, yung kanilang presyo ay hindi nakatulad ng dati. So, tumaas, dumami. Dumami yung mutation and tumaas yung kanilang mga, sabi natin yung quality ng mga mutation na meron tayo dito sa Pilipinas. Sad to say, bumagsak naman yung mga presyo ng ating mga hedgehog. So, sa mga breeders natin, again, paalala po sa atin, no, kung hindi naman natin maibebenta yung ating hedgehog, or kung wala naman talaga tayong target market, eh huwag na natin silang i-breed para maiwasan na po ang pagdami nila and at the same time maiwasan po ang pagbagsak ng kanilang presyo. So tulungan po tayo mga ka-spikes, ano, kasi talagang yung ating hedgehog, eh wala tayong magagawa kundi patuloy na babagsak ang presyo kung hindi natin ito gagawa ng paraan. So sad to say, no, so from siguro mga 15 years na tayong nag-aalaga nito mga hedgehog natin, ilan na lang talaga yung ano, parang wala na akong nakitang nakasabayan ko halos na nag-aalaga ng hedgehog and still nag-aalaga ng hedgehog hanggang sa ngayon. Hindi ko alam kung ano nangyari, siguro busy na, and yung iba nga siguro nawala ng gana kasi nga yung presyo ng ating mga hedgehog ay hindi na ganun ka taas, no? So kung plano nyo pong gawing negosyo ang pag-hedgehog, eh na-advise ko huwag nyo na gawin yan, ano? So sa experience natin, base experience natin, eh lugi lang kayo sa pakain kung gagawin yung negosyo yan. And dun sa mga buyer naman natin, huwag naman natin babaratin kasi pag binabarat natin, alam naman natin yung quality niyan bumababa. So yan na yung pumapasok yung ano, yung mga miller na tinatawag natin, nagmamash produce, hindi na alam mag, mga relatives na yung pinagbibreed. So nagkakaroon tayo ng inbreeding and eventually magkakaroon na ng problema sa kanilang mga genes and hindi natin makikita sa una yan. Minsan di naman siya agad lumalabas. But then, eventually, pasa-pasa sa kanyang generation and lalabas at lalabas po yung defect o yung mga fault sa kanilang genes sa paglipas ng mga ilang panahon. And next sa list natin mga ka-spikes, ito medyo nahirapan ako dito sa bandang dulo, no, ano? Kasi ang hirap mamili, ano, ano, kung sino yung pinaka-rare, sino. Siguro, ayun, para sa akin, ito lang naman yung, ano, yung na napili ko lang naman, no? So depende pa rin sa inyo mga ka-spikes, pero at least sa video natin ito, itinatry natin na ipakita sa inyo kung anong meron tayo dito sa ating facility. And para sa akin, sa sarili kong opinion, para sa akin sila yung ito yung pagkakasunod-sunod nila, ano. So next natin is itong ating champagne. So hindi siya basta-basta champagne kasi high pinto na rin siya. O average, kasi ang hirap niyang makita, ano, dahil ayun, tingnan niyo mga ka-spikes, talagang yung kanyang quills, eh so siguro mga average pinto ito, average pinto na champagne. So ang champagne po, meron siyang ruby eye, do yung mata niya ay kulay mula-mula po. So yun, minsan napagkakamalang sinikot ito, pero hindi po ito sinikot, ano. So, napagkakamalan sila ruby-eyed sinikot, pero hindi po siya ruby-eyed sinikot. So hindi lang pansin sa ating camera, pero ano po siya, red-eyed po ito, ruby-eyed, tinatawag natin ruby-eyed. So yun yung difference niya doon sa ibang asa mga sinikot natin. And yung kanyang ilong, ano, ang ilong kasi ng sinikot ay dark. So itong mga champagne po ay medyo tinatawag nilang may parang liver. So hindi siya ganun ka, ano, hindi siya ganun ka dark. So mapapansin nyo yan, yung sinikot kanina, dark yung kanyang nose. Next natin ay itong ating high pinto na split face. So sad to say, itong mga itong ating particular na hedgehog na ito mga ka-spikes, nagkaroon siya ng ano, no, sugat sa kanyang tenga, nakagat ng kanyang mami. So, sad to say, hindi ko siya na, ano, hindi nawalay agad doon sa kanyang nanay. Akala ko naalis na siya doon sa kanyang nanay. So, hindi siya nawalay sa kanyang nanay. Naaway siya, no? Inaway siya. So, more than 8 weeks na kasi siya. So, ito yung reason bakit
6 to 8 weeks yung ano, yung tamang pagwawalay, kasi pag below 6 weeks yung ating haglet ay syempre hindi pa siya ganoon ka ano, kalakas kumain, and syempre kailangan niya pa nung gatas ng kanya mami. And pag more than naman 8 weeks, ayan yung pwedeng maging ano, consequence, ano, kinagat ng kanyang nanay yung kanyang tenga. So ngayon ko lang napansin, ano, so last week kasi bihira po ako makauwi, ano, and pag uwi ko ganito na yung kanyang itsura, so kailangan natin siyang iwalay. Anyway, healthy naman siya maliban dyan nakagat lang. So bakit split phase yung ating sumunod na ano, no, sa ating line? So although ito pinag-isipan ko kung siya yung top eh, pero pangalawa siya sa top para sa akin. So split phase kasi sa 16 haglets na i-breed natin, o sa 16 haglets na na-produce natin ngayong breeding natin, eh isa lang po ang lumabas na split phase, and mahirap talaga magpalabas ng split phase, ano. So ayan, swerte tayo at makapagpalabas tayo nitong split phase natin na high pinto. Lipat na natin siya ng cage, and hopefully yung sugat niya ay gagaling naman mga ilang araw lang. Lalagyan lang natin ng betadine niyan para mawala. Ma-disinfect siya, mga ka-spikes. And lastly, mga ka-spikes, para sa akin, ito yung pinaka-rare na meron ako dito sa aking facility. So, siguro yung iba hindi mag-a-agree kasi nga, kanya-kanya tayong pananaw. Pero siya yung aking napili na pinaka-rare para sa akin sa aking facility. Although yung iba, sabi ko nga, baka hindi umayon sa atin. So, nasa inyo naman po yan, ha? So, para sa akin, ito yung pinaka-rare ko rito na color na meron ako. Ito pong tinatawag nating apricot. So, sa mga hindi po familiar sa kulay ng apricot, ito po yung tsura ng kanyang quills. Eh, medyo orange po yung kanyang kulay. Hindi ko lang alam kung nakikita ng maayos sa camera. Hindi po yan brown, no? Orange po yan. And yung kanyang ilong, nakita niya naman, malinis po yan. Hindi siya dark. And yung kanyang mata ay kulay pula, parang sa ruby-eyed sinikot or sa champagne. So medyo marumi lang siya ng konti, hindi siya natin napaliguan. Pasensya na po dahil itong content natin eh, yun nga, sabi ko, kararating ko lang, and ginawa ko na agad itong content natin para mapagbigyan po kayo. And sa lahat po ng mga bago po dito sa ating YouTube channel, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay inaanyayahan ko kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot nyo na rin yung maliit na bell icon na yan para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos pa ni-upload natin. And mga ka-spikes, pwede kayo mag-comment down below kung para sa inyo alin yung pinaka-rare at alin yung pinaka-common na hedgehog dito sa ating mga binanggit. So with that, mga ka-spikes, maraming salamat sa patuloy na panunood at pagtangkilik sa ating munting YouTube channel. Kung meron kayong mga suggested content, paki-comment down below at atin po yung babasahin. Lagi naman po tayong nagbabasa ng ating mga comment section. And sa lahat ng mga ka-spikes natin all over the world, maraming salamat. Sana ipakita niyo yung mata niya. Ayan. Pakita mo na. Bago tayo mag-end. So yung mata niya po ay medyo reddish, no? Ayan, no? Ayan, ganyan po yung mata ng ating apricot. And sa lahat po na may mga apricot pa dyan, shout out po sa inyo. Maraming salamat po. So, comment nyo kung sino yung may mga apricot pa dyan. Maraming salamat again, mga ka-spikes. Ito po si Kuya Ricky, ang inyong ka-spikes na lagi nagsasabing magkita-kita po tayo muli sa mga susunod nating video. Dito lang yan sa Spikes and Fur TV.